Hello guys, what's up? Nandito na naman tayo ngayon para sa panibagong bike check videos. Archery nga pala to guys, para sa mga bago lang sa aking YouTube channel. So sa video ito guys, magbabike check tayo ng bagong dating. Ayan o, yung kulay pula na yan, ayan. Na Extreme Meso, hindi yan Mesopotamia ha. Ayan o, meso. Ayan, na 29er. So napakaganda ng bike na to na naka Diore group set. So wala na tayong intro guys. Gustong-gusto ko na i-bike check to. Okay? So, samahan nyo ako. Diyan lang kayo. So, yun guys. Yung ating i-bike check na Extreme Meso. Nilipat natin guys. Nanggaling kasi dito yan eh. Ang galing yan dito, nilipat natin dito. Ayan, masikip kasi. So, dito medyo maluwag-luwag. At mababike check natin yan ng maayos. At simulan natin sa kanyang bike check. Siyempre, sa kanyang frame. Doon naman palagi tayo nagsisimula. Ayan, no? So, titingnan natin ang kanyang frame dito. Kung ako nagkakamali guys, straight to. Straight ang ating head tube. Na may logo ng VXT. Extreme yan. Kala ko Tito Vic and Joey. Di, joke lang yan. Makinis yan. Makinis to. Yan. Akala ko, ano, water sticker eh. At smooth welding na, oh. Ayan guys, oh, smooth welding. May makikita ka ditong Florida, oh. Ayan, medyo nalito ko kasi may nakasulat ng Florida dyan. Pero dito sa taas, may makikita kang meso. Ayan. At dito sa baba, may makikita ka namang Florida. Ayan, di ba? So, palagay ko, ito ay meso. Ang model niya ay meso. Ayan, hindi ko alam bakit may Florida dito. Made in Florida siguro. Pero ang sabi nila, from Germany daw ang Extreme. Ayan, oh, napaka-smooth welding. Para kang humimas ng makinis na ano bang gusto mong himas. Ayan. At naka-internal cabling tayo. Ayan, oh, isa rito. Tapos, may bakanting... Asa na? Ayun. May isa rito. Ayan. Wala. Ayun. Guys, oh. Ayan. May isa dito. Tapos, isa dyan. Ayan. Dito naman lumabas yung kable na pumasok sa top tube dito. Ayan, oh. At dire-diretso dun sa kanyang RD. Ayan. At itong kanyang sa ilalim, ito yung sa preno niya. Ayan. Diretso-diretso. Papunta sa ilalim. At lumabas dun. Ayan. Lumabas dun, oh. Ayan. At dito tayo ngayon sa down tube. Sa down tube, four-sided to. Para tong square. Ayan. Kung ako nagkakamali. Tapos may extreme. Makinis yung ano niya, guys. Yung extreme niya, makinis. Hindi kagaya sa ibang stream na naka-water sticker. Ayan. At dito, mayroon lalagyanan ng bottle cage holder. Diyan ilalagay ang ating beer. Ayan. At dito nakalagay extreme. 60-61 aluminum alloy yata. Tubing system integration. Ayan, Florida. Kung hindi ako nagkakamali. Ah, Florida siguro ang ano natin, ang model natin. Kasi may nakalagay na Florida doon guys eh. Ayan, oh. Pero sa meso tayo kasi mas malaki yung sulat na meso eh. At ang size natin ay small. Small yan, size small na 29er. At may nakasulat dito na country. Ayan, medyo madilim guys. Ayan, mayroon tayo ditong warning. Tapos country, series by extreme. So makinis pa rin yung grain natin. Makinis dito sa ating seat tube, makinis yan. At dito, yun, smooth welding ang ating seat tube. Ang smooth dito, oh. At dito sa baba, yan, pangkaraniwan na marami namang uod ng pagkaka-welding yan. Halos lahat niya bike na nababike check natin, puro may uod dyan. At syempre may bridge na rin dito. At may bridge na din doon. Ayan, nandito tayo ngayon sa seat chain as seat stay. May lining na gray at black. Ayan. At dito sa chain stay, may makikita tayong Florida. Ayan. Florida Blanca. Ayan, no? Tapos, ayun, meron dito lalagyan ng ano, bike rack. Kung gusto mo nang maglagay ng bike rack. Ayan, no? Doon may makikita ka naman sa likod na 29er. Ayan, no? May makikita ka doon. So, ayan yung ating frame. Ayan, oh. Na glossy red. Ayan, ulitin natin. Straight tube, guys. Internal cabling dalawa. Tapos, external na hydraulic brakes. Ayan. So, meso ang tatawag ko dito, guys. Kasi mas malaki yung name na meso doon dito. Compare kay Florida.
At dito sa kanyang fork, ang fork natin ay may manual lockout, coil type. Ito yung preload niya. Tapos ito yung arc niya. Ay, ang tawag dito, crown. Alloy na to. Ito palagi ko magnesium alloy yung arc niya, pati itong lower. Ito 180mm yung travel ng kanyang stanchion. Nagawa yan ng Extreme. Ayan, makikita mo, Extreme Exclusive. Yan, ginawa para lang sa Extreme. At ang ating hubs ay Red Lane. Kung hindi ako nagkakamali, guys. Ayan, gawa ng Red Lane na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 holes na aluminum ang ating hubs na sealed bearing kung hindi ako nagkakamali. At ang kanyang rims na double wall alloy ay gawa ng Extreme. Hindi yan Extreme Magic Singles. Ayan, oh. Double wall alloy na rim. At ang gulong niya ay CST Optimus Sagita. Ayan, hindi yan yung transformer na si Optimus. Akalain niyo baka mag-transform yung bike niyo. At ang size niya ay 29 by 2.25. May kalaparan na yung ating gulong. At punta tayo sa kabila. Siyempre, ganun pa rin ang ating hubs. Gawa ng Red Lane. Ayan o, Red Lane na 32 holes. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 32 holes na Red Lane na hubs, aluminum alloy. At Extreme na rims na double wall alloy. Ang gulong niya ay CXT Optimus Sagita na 29 by 2.25. Kung hindi ako nagkakamali, guys, ito yung gulong niya, oh. Diba? Ayan. At ang kanyang cogs. Dito tayo sa cogs. Ang cogs niya ay bilangin natin. Aha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 lang ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 speed, guys. 12 speed. Na 11 to 50 teeth. Kung hindi ako nagkakamali. Ayun, nakita ko na. 11, 50. At pakinggan natin. Ayun, medyo maingay na rin siya. Ayan, medyo tunog mayaman na rin. Na ang cogs niya ay gawa ni Sunshine. Tapos ang kanyang RD ay gawa ni Deore. Ayan, Deore na 12 speed. Ayan. Hanggang ngayon, guys, hindi ko pa rin alam kung para saan to. Yung lock daw to, eh, lock. Ayan, no? Parang clutch daw na didinig ko. At ang kanyang gulong ay... Ay, gulong. Ang kanyang chain ay gawa ni YBN. YBN. At ang kanyang crankset, ayan, nakikita nyo naman, guys, ay gawa ng IXF. Na, ano to, Giancun? Alloy na to, guys, alloy. Tapos, itong kanyang chain ring ay alloy na rin na 70-75. Narrow wide, 32 teeth. Ayan, na hollow tech ang ating chain. Crank. Sorry guys, nawawala tayo. Nalilito na tayo. Ang ating crank hollow tech na 170mm ang kanyang haba. Naka-bottom bracket na BSA. Ayan. At dito sa kanyang seat clamp ay alloy na rin. Ayan. At ang kanyang seat pose ay Extreme 1 na 31.6. Ang taba nito, made of alloy. At ang kanyang upuan ay ganun pa rin, kagaya ng mga nakikita natin sa ibang Extreme, na XT na may butas dito, daanan niya ng ihi mo. Pag naiihi ka at iiwan ka ng mga kasama mo, pag pumarada ka pa tumihi. At dito naman, kung nautot ka, yan, may labasan dyan ng utot mo. Oh. Yan. At malambot na yan, guys, malambot. Hindi siya ganun kanipes at hindi siya ganun kapal. Ayan, oh, medyo, ayan. Ayan yun, medyo flat siya. Ayan, sa mga mahilig sa flat dyan. Ayan, tamang-tama yan. At dito tayo sa kanyang handlebar. Ayan, mahaba yung handlebar niya, guys. Nasa 730mm yung haba niya. At medyo konti lang naman na back sweep. Ayan, gawa yan ng Extreme, made of alloy. Ayan, alloy na yan. At ang kanyang stem, siyempre gawa pa rin ng Extreme 1 na 80mm alloy. Ang headset niya ay gawa ni Neko. At ang spacer niya, naghalong Neko at Extreme. Hybrid tong spacer natin, guys. So, hybrid. Extreme na, Neko pa. Diba? At dito, sa kanyang hydraulic brakes. Naka-hydraulic brakes tayo. Ang ganda, guys. So, Shimano MT-200. Ayan. At ang kanyang shifter ay Deore na 12 speed. So, ito yung kanyang handle grip. So, masarap ka hawakan to. Nahawakan ko na to doon sa isang Extreme, eh. Ayan, okay. So,
Ayan. At mayroon tayong lock dito. May lock dito tayo. Ayan, at ito yung end cap na plastic. Ayan, may end cap tayo na plastic. So, mas maganda pala guys, walang ilaw eh. Oh. Dapat pala hindi na tayo nag-ilaw eh. At dito sa kabila, ito yung kanyang handle grip na rubber. At Shimano MT-200. So, wala kang makikita dito dahil naka 1x lang tayo. Ayan, di ba? At punta tayo sa kanyang preno guys. And guys, ito ang ating preno. Naka Shimano na MT-200 caliper na naka post mount. Ayan, ganda na nito. At 160mm na rotor na wala akong makita. Tatak, kaya lalagyan natin yun ng tatakbuhin. Ayan, di ba? At dito sa kabila, syempre, ganun pa rin. Naka Shimano MT-200 na caliper post mount. 160mm na tatakbuhin na rotor. Ayan, na naka quick release. Diyan tayo dito. At ito ang kabila ng side ng crank arm niya na IXF na 170mm na mayroong plastic cover na Allen wrench yata to. Ayan o. Oh. Ayan. Ayun guys, munti ko nang makakalimutan. Ito nga pala yung kanyang pedal. So, humiram muna tayo doon sa isang bike. So, pero sabi sa akin, ito daw ang kasamang pedal na Welgo. At hindi natin makita dito kasi nakasealed. Hindi ko masabi sa inyo guys kung aluminum ba to or plastic or kung ball bearing ba to o seal bearing. Ayan, di ba? Pero magandang klase daw to Welgo na pedal. Ayan, so silyapin uli natin ang ating extreme meso na 29er na mountain bike. So ayan guys, ang ating bike check video ng extreme meso / Florida. Ayan, so na naka Dior 12-speed na shifter at RD at 12-speed na cogs. Tapos MT-200 na hydraulics brake. So napakaganda nito guys. So kung nagustuhan niyo yung video guys, huwag kalimutan pindutin ang like. At mag-comment na rin kayo guys kung ano masasabi ninyo sa binike-check video natin na mountain bike. Pero ako nagsasabi sa inyo guys, ang ganda ng bike na to. Ayan. At huwag kakalimutan pindutin ang subscribe button para ma-notify kayo sa mga susunod natin na bike check video. So hanggang dyan guys na lang. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye! Babush! Paalam! Wee! O, diba?